natin ang mga kahalagahan po ng ating pag-donate ng dugo at ano na nga ba ang estado dito sa Cordillera, gano'n na nga ba karami ang mga pasyente na nangangailangan ng dugo para po mabigyan tayo ng ideya at informasyon patungkol dyan. Makakasama po natin ang the one and only, walang weekend-weekend, makatulong lang sa bayan, Mr. Ryan Mangusan. Yes, good morning, Sir Ryan. Good morning po. Good morning po sa ating mga taga-pakinig at taga-panood. Yes, good morning. By Facebook and YouTube, of course. Oy! Mm-hmm. At saka, Sir Ryan, napapanood na tayo sa Mountain View. Oo, nga pala. sa Mountain View ako. Yes. Thank you. Siyempre, sa tirad pa, ang dami sinabi sa okay. Sir Ryan, bilang isa pong board member, hindi pa ako nagkakamali, ano, ng Red Cross, gaano po kalala ngayon ang problema natin sa kakulangan ng dugo? Yeah, we do, of course dahil sa ano pa rin, ano, sa increasing number of in dialysis patients natin and the COVID, nangangailangan pa rin po tayo ng dugo. Hindi lang po sa Red Philippine Red Cross kundi pati sa mga private and of course the BGH hospitals natin. Kailangan pa rin ng dugo. Every day po may mga nasasalinan ng dugo. Sorry. Ayun, yung mic pala ni Sir Ryan Mangusan. Ay, hindi. Ang dami mo nang sinabi. Narinig ba ako doon? Narinig ba? Kaya po kailangan natin mga sarili ngayong araw na ito. Kumusta po yung problema natin sa kukulangan ng dugo? Yeah. Of course, everyday pa rin, nangangailangan pa rin ang ating Philippine Red Cross, ano, ang ating Baguio chapter ng dugo. Hindi lang po ang ating Red Cross Baguio local chapter, kundi pati po ang ating mga private and the government hospitals, Baguio and La Trinidad. Kailangan pa rin po. Mga dialysis patients po, mga dengue, hindi ko alam ang statistics ng dengue natin ngayon. Pero yung mga nare-receive ko nagpapatulong ng for need ng dugo, mga dengue patients usually and then dialysis patients. Yes. So sa mga ganitong kakulangan po, I assume na marami pa rin po talaga everyday na pumipila po sa Red Cross para makakuha po ng dugo. Yes, marami pa rin pumipilang kumukuha ng dugo pero konti po pa rin ang donors natin ng dugo. So ano, Sir Ryan, ano po yung ginagawa po ng Red Cross para po mahikaya po natin yung ating mga kababayan na mag-donate po ng dugo? Yeah, syempre aggressive campaign pa rin po tayo, may sa Facebook, yung mga contacts natin sa schools, wala na nga po tayong classes, ano, sa tertiary level. And yung mga partners natin na institutions, tulad nga ng sinabi natin nguna, hindi parang dati na may mga regulars na institutions na may schedule ng bloodletting sa kanilang businesses or offices. So ngayon, pahirapan po talaga. Siguro dahil nga sa COVID, marami pa ring takot na lumabas or mag-donate ng blood. Pero safe po mag-donate ng blood this COVID season. Siyempre, mag-undergo lahat yan ng testing. Yes. Speaking of that, doon po kasi talaga sila natatakot, Sir Ryan. Siyempre, di ba nga, ang virus daw po ay pumapasok sa mga katawan natin kung saan pwede sila makapasok, like eyes, nose, mouth, at sa lahat po ng pwede nilang mapasukang entry point. Ngayon, pag kasi magpapasukan sila ng karayom, ang iniisip nila na ko, paano pag hindi sterilized yung karayom, hindi sterilized yung lugar? Paano po natin ma-assure ang ating mga donors? Of course, we assure naman na ating mga donors safe naman. Of course, we sa Philippine Red Cross, we follow the proper protocol, the proper procedure in blood extraction. Ganun din naman po ang ating mga hospitals. Of course, we strictly follow yung mga ating mga safety procedures.
bago naman po yung makita naman natin, bago naman yung mga needles na gagamitin. Mm-hmm. And then, of course, sa blood donation, may mga, may mga harang-harang pa rin naman na plastic from one donor to another. So, so we set up safety measures naman sa ating pag sa ating blood drives. So Ryan, ano ho ba yung mga nakukuha po ninyong reaction feedback sa mga would-be donors kung ano po yung kanilang dahilan kung bakit nag-aalangan po sila? Aside from sa ngayon is yung safety, yung nag-aalangan sila na pupunta sa, kasi public place na rin naman yung room, ano? Opo. So aside from that, but we assure you na every after donor naman, dinilinisan natin yan, dinidisinfect natin yan, we assure you of that. Aside from that, aside from yung takot nila sa safety, yung iba kasi, yung sinasabi nila na donate kami ng donate ng dugo, pero kung kami nangangailangan, magbabayad pa rin naman, mga ganon. So, uulitin-ulit natin, sabi nga natin, ang binabayaran natin dito is the processing. It is the processing of the blood. Dadaan yan sa screening. Of course, may mga machines tayo na ginagamit. Eh, hindi naman libre itong mga machines na to. We procure them naman. Siyempre, saan tayo kukuha ng pang-maintain or pang-procure sa mga machines na to, kundi sa processing fee nga na tinatawag. Hindi po yung dugo ang binabayaran natin. We do not sell the blood, pero yung processing fee po ang binabayaran. Yes. Para po mabigyan tayo ng idea, I don't know if you can answer this, Sir Ryan, baka iba-iba, no? Magkano ba yung minimal fee na babayaran po per 300cc? May mga ganyan. O 380cc? Yes. Iba-iba. Actually, iba-iba yung trying to look for. May one, kasi may mga platelet, may red blood. Mm-hmm. I think that's one, two. I'm trying to look for the, yung prices, ano. Sige po. May 1.5, may 1.2. Minimal naman. The same naman pag kukuha ka rin sa hospitals. Yun nga, hindi mo lang mararamdaman sa hospitals kasi ina-add-on nila yan sa bill mo. Mm-hmm. So, pwede mo, kung kailangan mo na ngayon, kung may stock ang hospital, ibibigay na yun sa'yo. Mm-hmm. Pero, siyempre, hindi mong babayaran outright. I-add yun sa bill mo. Oo. Paano naman po yung mga pagkakataon? Kunwari po, di ba, meron po tayo nakikita ngayon na kunwari nangangailangan po ang isang pasyente ng dugo. Pinapapunta po yung mga gusto mag-donate sa Red Cross. Ang sasabihin lang po yung patient's name. Yes. May babayaran po ba sa ganyang proseso? Yung mag-donate? Apo. Wala. Yung mag-donate, kung halimbawa, ikaw, yung kaibigan mo nangangailangan po ng dugo. So, pupunta ka, mag-donate ka. Wala kang babayaran. Ang magbabayad is yung kukuha. Oo. So babayaran niya yung processing ng dugo. Kasi hindi naman ano yan eh. Hindi mo naman ilalabas yung dugo, nakalagay sa pack, bibigyan mo agad. Hindi. Hindi. You have to magpa-process pa muna yan. Yes. At depende sa yung anong kailangan, yung red blood ba or yung plasma. May ganyan din. And speaking of processing, Sir Ryan, ano-ano po yung mga nakikita natin o chinecheck natin doon sa dugo bago po natin ma-clear at mabigay doon sa humihingi? Meron po ba yung pag-check dyan ng HIV positive? Yung mga iba't ibang sakit na meron yung tao? Yes, of course. It will, lilinisan yung dugo and then i-check kung may mga sakit. Kung may, HIV or other virus. So, yon. Kasi hindi naman, pagkukuhanan ka naman ng dugo, of course, syempre, may checklist lang yan, ano? I-declare mo lang yan. Tapos, kukuhanan ka ng dugo. Hindi naman kukuha ng maliit lang, tapos i-test muna eh. Diretso ka naman kukunan. Tapos yon, ipaprocess. Doon mo na lang malalaman kung pwede ba yung blood na dinonate mo or... Yes. At ito, out of curiosity rin lang po, sa kulang na nga po na pagdo-donate natin, ano, o kulang na nga pong supply natin ng dugo, I mean, meron pa rin po bang mga maraming nare-reject na dugo?
lalo na dun sa mga walk-in na mga donors lang? Yes, meron pa rin naman po tayong nare-reject na dugo. So, yun nga, dahil sa may mga nakikitang virus or whatever sa dugo. So hindi naman lahat, kung halimbawa sa 10, hindi naman wala namang assurance na lahat yung 10 na nag-donate eh papasa. Mm-hmm. Yung mga may tattoo po, bawal yun, po ba? Bawal, supposedly bawal. Bawal ang mga may tattoo na may puyat, mga may hangover. Yun. Eh paano pag yung parang dot lang na tattoo ni ano ni Wang Od? Bawal pa rin. I-assess po kayo ng ating mga medical technicians. So yung processing pin po ng ating blood sa Red Cross, yung whole blood is 1,800. Okay. Packed RBC is 1,500. Platelet concentrate is 1,000. Fresh frozen plasma is 1,000. And cryoprecipitate is 1,000. Ayun. So minimal lang naman talaga. It's just at a processing fee. Dagdag pa ni Sir Jonard, may free snack pa pagkatapos, yes, ng pagdodonate. Oh, bakit po kailangan yun? Kasi syempre, of course, pagkatapos kang kukuhanan, you have to sit and relax muna. Hindi ka naman pwedeng biglang tumayo agad. Mm-hmm. So, yung snack is for you to munch on at para medyo mapalitan naman yung, I mean, yung malagyan yung energy. Mm-hmm. Palitan yung energy mo na. No? Of course, bawal kang kumain ng fatty foods. After. And, di ba, yung meron yung sinasabi noon na after ka mag-donate, pwede kang uminom ng beer or kumain ng balut. Balut, aha. Uh-huh. Hindi na pala yun advised ngayon. Mm. Oo. Bakit po? So, I think of the, because of, ay, kasi yung sa, ano, sa beer, syempre, iihi ka doon, ano? Mm-hmm. So, imbis na nag-store up ka, dahil nakuhanan ka nga ng dugo, so, di, umiihi-ihi ka na lang. Mm-mm-mm. So, yun po yung explanation when the time na, the last time na nag-donate ako, eh, sabi ko, hindi ba pwede mag-beer? Eh, hindi, kasi it will make you weaker. Yun, yun. Mm-hmm. Oo, siguro. Parang nagbabawas ng protina, ng mga nutrition. Mm-hmm. Okay. Sir Ryan, maliban po dun sa binanggit nyo kanina na parang nagkakaroon po kayo ng online campaign. Yes. Is PNRC looking at the possibility of conducting house-to-house na lang? Kasi, di ba, ang challenge natin ngayon, ayaw ng mga blood donors na pumunta sa opisina ng Red Cross dahil nagkakaroon sila ng assumption na yung bahay o yung, I mean, place. Yung place kung saan nagkakaroon ng extraction ay pinupuntahan ng napakaraming tao. So, siguro nagkakaroon sila ng parang pakiramdam na mas safe sila kung yung mismong kawanin ng PNRC ang pupunta sa bahay ng isang blood donor. But of course, with the assurance na yun pong mag-extract ay COVID-free po siya. Yeah, we did that. Ano? We are doing that. We did that lalo nung kasagsagan ng COVID. Opo. The first 3 months na yun. Nangangailangan pa rin tayo. Hindi naman porke nag-COVID, magsastop na ang may nagkakasakit, magsastop na ang nagda-dialysis, hindi tayo mangangailangan ng blood. So, mas lalo tayo nangangailangan doon kasi bawal nga lumabas. Ano? Mm-hmm. So, ang ginawa ng Baguio chapter is nag-house to house. Mm-hmm. So, nag-campaign sila, sinong may gusto. Hindi naman sila pwedeng basta-basta nilang pupunta sa bahay niyo. So they talk to people, yung mga contacts ng Red Cross, the directors, some of the directors were willing naman, so binisita po sila sa bahay-bahay and then nag-extract po doon. So until ngayon pwede pa rin naman pong gawin yun lang ngayon kasi syempre nadagdagan yung mga trabaho na ngayon, bumalik na sa medyo mababalik na sa normal, so
kulang yung ating personnel to go, to do the house to house. Grabe na, ang dami na pong ginagawang innovation ng PNRC, so yung house to house na ano. Yung sakripisyo po ninyo para makakalap po ng supply ng dugo para po sa mga nangangailangan, pero talagang kulang pa rin. At sa mga gusto pa ring magpa-extract ng blood, mag-donate ng blood na talagang ayaw nilang pumunta sa chapter, ano? We are still willing. Just call the our Philippine our Red Cross Baguio chapter po, and our personnel are very much willing naman to visit you in your homes for the extraction. Yes. Okay. May minimum po bang mga tao kaya dapat pupunta doon? Dalawa na kukuhanan. Na dapat na donors? Eh, wala naman. Okay, okay. Kahit isang tao pupunan. So, pupunan. Ano pong number or Facebook page ang pwede pong dalawin or puntahan ng ating pong mga kababayan, sir, na gusto pong mag-donate ng dugo? Yes, at mahabang hinahanap yeah. po yun ni Sir Ryan. May Facebook page tayo, ano, yung Baguio Chapter. Opo. Baguio Chapter yung nakasulat, pero may close and open parenthesis na Philippine Red Cross. Okay, Baguio yes, Chapter. Baguio Chapter. Philippine I-message Negros. Lang po sila doon. Andun din po yung contact number. Contact details. And very much willing po ang ating mga personnel na bumisita sa inyo for your blood extraction. Yes, ito po karagdagang tanong sa pinag-uusapan natin kanina na pagbili ng dugo, ano po? Paano po pag regular donor ako ng dugo tapos nangangailangan po ako ng dugo para sa kamag-anak, do I still need to pay para makakuha ng dugo? More power po. Yes po. Yun nga po, yung binabaya may marami pong ganyan, ano, regular tayong tinatawag na blood galloners. Galloners, yes. Regular po sila nag donate ng dugo. No po. Of course, yung ano nila doon is to change their blood kasi that's good for us rin naman po. So kahit na marami na po kayong na-donate na blood at kayo mismo ang mga ngailangan, it's the processing. Yung sa may mga internal arrangements rin naman, of course. Yun na yung actually yung ginagawa ng ating committee doon sa Red Cross, yung Blood Samaritan. Ang hinahanap natin doon are sponsors, donors. Kasi yung nakakalap natin doon na pondo, yun yung parang ginagamit natin para pambayad sa mga blood na kinukuha ng indigent patients, ng mga ganyan, yung mga galloners natin na marami na silang na-donate. Tapos biglang nangailangan sila. Of course, the first few blood packs na kailangan nila, they will pay. And then comes a time na wala, mga ngailangan pa rin sila ng dugo, pero kapos na sila. So, yun, yung ginagamit natin to pay the yung blood. Okay. Again, naipaliwanag nyo na po ito noon nung tayo po ay unang nagkakwentuhan, Sir Ryan. Pero, ulitin po natin para po sa benepisyo po ng ating mga kababayan. Ano nga ba ang magandang idudulot ng regular na pagdo-donate po ng dugo? Yeah. Ang regular na may idudulot sa ating katawan nun, of course, weight loss kasama dyan. And yung mapapalitan yung dugo, mare-rejuvenate ang ating blood, yung the system. It has an effect sa skin rin eh. I read it's an effect sa skin. So, yun po. And it will, you will feel good. You will feel good to donate. You will feel good na nakatulong ka. Yes, okay. Gaano kadalas po mag-donate ang isang tao dapat? Kasi I understand, iba po ang babae, iba rin po ang lalaki, Sir Ryan. Gaano kadalas? Kunwari po ngayong Enero, kaka-donate ko lang po, ano? Kailan po ako ulit pwedeng mag-donate? After 3 months. 3 months. Sa lahat yes. naman? Sa lahat, oo. Ah, okay. Pati after babae. 3 months, yes. Same. So pwede naman po yun. Paano po pag, anong mangyayari kaya sa akin, maliban po sa siguro loss of blood, ano? Pag binuan-buan ko naman yung pagdo-donate dahil masyado akong ano? Ah, hindi rin pwede. Pag buan-buan, of course, hindi, of course, may record ka rin yes, doon. Okay. Hindi pwede na buwan-buwan yung... And I understand, mayroon pong award na ibinibigay ang PNRC, yes. Diba? Sa mga madalas mag-donate ng dugo. Like, may mga tinatawag po kayong blood galloners. Paano ho ba yung sistema po? Sa individuals yan at saka sa institution. Opo. Paano po yan? So, yan. Of course, may record system tayo, ano? So,
they keep the record kung kailan ka first nag-donate, halimbawa within this year, kasi every August yung ating awarding. Mm-hmm. So yan, i-collate lahat yung kung ilan na yung na-donate mo. Mm-hmm. Kung nag-total na ng 1 gallon, opo, yun, you've been included in the galloners. Tapos may mga levels yan yung award. Mm-hmm. Ganun rin sa institutions, kung ilang CC yung na-donate from this institution. Usually we have the call centers, we have PMA, we have our universities. Yan ang mga na-awardan sa ating mga donors. Mm. Pero nonetheless, meron pa rin hubang mga institutions, sir Ryan, na nag-signify ng kanilang intention to conduct a blood donation drive? Yeah, we're trying to get in touch ulit sa other institutions. Ano? Mahirap nga ngayon kasi kailan yon, may mga call centers tayo na nag-shoot up yung cases natin ng COVID. Eh, yun yung mga ibang partners kasi natin noon. Eh. So, we're still concerned with the safety ng ating donors and ng the blood. May isa na tayong kinandak dito sa isang mall. Mm-hmm. So, we hope others would also participate. We are open. We are inviting other institutions to partner with the Philippine Red Cross Baguio chapter for on blood donation. Dati meron tayong organization sa Baguio chapter, mm-hmm, tinatawag na Senior Volunteer Service. Mm-hmm. Mga senior citizens sila. Aba, ano? Aba. So mostly women. Ang ginagawa nila campaigning for blood donors. Mm-hmm. And then volunteers. Uh-huh. So yan yung ginagawa ng senior citizens natin. Mm-hmm. Okay. Do we have the same experience, Sir Ryan, dito po sa Baguio? Ganun din ho ba yung experience sa ibang mga chapters, sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, yung mahirap mag-invite ng mga blood donors dahil nag-aalangan? Meron kayo, parang, yes. Do you exchange note? It's usually our administrators ano, na nag-exchange notes. Pero during one of the, I attended a convention, ano, I think that was 2 or 3 years ago, ng lahat ng chapters. It was held in Manila Hotel. So yun yung usual naman na rinerase ng mga chapters. Mm-hmm. Yung ang hirap maghanap ng donors. Mm-hmm. Hirap maghanap ng yun, na mag-donate ng blood. Mm-hmm. So maganda siguro yan. Talagang wag ho tayong bibitaw. No? Yes. Tuloy pa rin. Tuloy so, sa pag-convince. We are inviting everyone po. Open po ang ating Philippine Red Cross Baguio chapter. Donors and volunteers alike. May youth chapter din naman po tayo, headed by Miss Balisong, ang ating chapter president ng youth. So they have programs naman po. Nung COVID, I think they were able to distribute kits, mm-hmm, may alcohol safety kits sa barangay, sa few barangay. Siyempre hanggat saan yung kaya ng na-raise rin nila. So, nangangailangan pa rin po tayo ng volunteers sa Philippine Red Cross. Volunteers for our services, sa ating mga trainings, sa blood extraction. Siyempre, kailangan natin ng volunteers pa rin po dyan. And, of course, blood donors. Yes. Everyday po ba open po ang mga chapters? Yes. Meron po bang Sunday? Wala. Open. Pati Sunday may tao pa rin doon for the blood releasing. Donation. Okay. Blood donation, blood releasing. Okay. So, until 5 p.m. po yan, I assume office hours. Yes. Okay. So, pero yung blood, anytime naman yung the blood blood releasing naman is open kahit ano. Yes. So, talaga nandyan po ang Red Cross para po handang tumulong po sa inyo sa mga nangangailangan. Kaya please po, huwag po natin ipagdamot ang ating mga dugo. Tayo po yung mag-donate at makatulong po sa buhay. Yes. Yeah, sa update nga pala sa RT-PCR, sa saliva yes, testing, sir. Kahapon, Tuesday,
we had an, again another 42 ulit po ang nag nagpa-test. Dumarami na sir, no? Dumarami. Last week was also 42. Wow. Tinanong ko wala rin naman nag-positive. Nice. Sa 42 nung last. Yes. Hopefully itong 42 kahapon nadadalhin dinala kanina umaga sa Clark. Wala pa, sana po walang positive. So, yes. Ilang araw na po yung sinasagawang saliva? Parang tatlong Tuesdays. Because tatlong every Tuesday. Oo. Every Tuesday lang yesterday po. Yesterday was the third. At minsan wala pa hong nag-positive sir Ryan? Wala pa. Okay. Wala pa for the past two Tuesdays. Mm-hmm. Yung nakuha po kahapon, ngayon pa po nasa Clark. Okay. Mm-hmm. Yung saliva RT-PCR test, sinasabi po nila na RT-PCR test, mas mura na? Yes, it's 2,000 pesos as compared to the regular RT-PCR. The same po silang RT-PCR, yung isa po is the swab sa nose and throat. That's more expensive, like 3,000 to 4,000 pesos. Sa inyo, 2,000 lang? Yes. Okay. Yes. Last na po. So, ibig sabihin, ito pong saliva testing ay tinatanggap po bilang pong papakitang dokumento, yes, requirement sa mga naghumihingi po ng RT-PCR. Travels or sa any transaction na kailangan ng RT-PCR test. Yes. Okay, invite everyone po na kung gusto po ng mas mura na RT-PCR test, pumunta na po every Tuesday. At syempre sa mga gusto pa pong mag-donate ng blood. Yeah, we are inviting everyone po sa mga nangangailangan ng kanilang RT-PCR tests. The Philippine Red Cross is open. Although every Tuesday lang po dyan sa Melvin Jones Grandstand from 8 a.m. to 3 p.m. Dyan po kinukuha yung mga dyan po yung saliva testing. No? And of course, we welcome everyone, yung mga gusto pong mag-volunteer sa Philippine Red Cross. And lalo na ang ating mga kabataan, you're very much open and willing to have you sa as volunteers sa Philippine Red Cross. And the donors po, blood donors, kailangan po namin kayo. Yan po. Yes, yes, and come on! Sa lahat ng kababaihan, Happy Women's Month. Yay. Yun nga po yung sinasabi ni Kadobi kanina. Last weekend, nung Saturday, nasa regional, nasa DSWD packing, central packing office center tayo for the packing of food packs. Ano? Mm-hmm. Regular po yan ginagawa ng DSWD regional office kasi hindi naman, the whole region po yan, for the whole region. So for the four Saturdays, may program si Asek Marie Rafael ng PCOO to get volunteers to help ano in the packing of food packs sa DSWD. So last Saturday, nag-participate po tayo. I hope I will be there again the next two Saturdays. Pero yung group po natin, yung the SK of Baguio is coming with us on the last Saturday. They are volunteering po for the packing of food packs sa DSWD Operation Center. Yes. Thank you very much. Mabuhay po kayo, Sir Ryan, sa lahat po ng inyong mga advokasya, sa inyong mga tulong po sa ating mga kailian. We'll see you Thank next you. Week. Thank you and so see you. Much.